Okay guys, so let's continue with the design of T-beam. So T-beam has a greater advantage than rectangular beam, and T-beam is more efficient than rectangular beam. Why na? Because it reduces yung weight ng beam na. For example, meron tayong rectangular beam na. So pag nag-analyze tayo ng beam, yung kino-consider natin sa analysis is yung compression block lang tsaka yung tension bars, no? The rest dyan, yung area ng concrete that are subjected to tension, di ba? Kasi yung concrete in by characteristic is strong in compression, weak in tension. So, bali, dun sa tension zone niya, magka-crack yung beam, no? So, kaya nininiglik siya sa analysis. Pero, overall, yung weight ng beam, which is under the tension zone, is nag-a-add yan ng total weight, di ba? Nag-a-add yan ng total weight nung or nag-a-add siya ng dead load, no? Which is yung pina ini-impose natin dito sa beam, no? So, yung kagandahan ng T-beam is nililimit natin 'yan, no? For example, ito. Ito na part, no? Then sa T-beam is nililimit natin 'yan. No? Okay? Parang ganito na yung itsura, no? So, nababawasan na yung weight nung concrete under tension zone, no? So parang ganito na lang, 'di ba? Kumpara nung ito, mas ang laki nung volume na ano eh, i-add mo eh. So dito nililimit eh, no? Bali natatanggal na 'to, no? So may yung matitira na lang is yung ito na lang na part. And take note is may tension zone pa rin 'to eh, no? That which is tatanggalin mo din sa analysis. So talagang liliit talaga yung ano natin, yung weight nung beam, 'di ba? 'Yun yung kagandahan niya. And take note kung same yung area ng steel nila, same yung dami ng steel niya, tsaka same yung dimension nila. Kung kukumpitin mo yung rectangular tsaka yung T-beam, pareho lang yung moment capacity nila. Where yung T-beam is mas maliit yung weight ng beam, no? Di ba? So yun yung gandaan niya. So strictly, rectangular beams are uncommon in reinforced concrete. So yan, no? So minsan lang din natin makikita yung rectangular beam. Kadalasan talaga, kasi ngayon is... in terms of construction, mas madali kasi pag monolithic yung casting ng beam eh, no? Sabay binuhos yung beam tsaka yung slab, no? Kaya T-beams are more suitable than the rectangular beam. So there are two modes in casting or the type of T-beams. We have the monolithic T-beam, yan na nga, no? sabay buhos ng konkrito dun sa beam tsaka sa slab, kaya ayun, no? Nag-create siya ng T-beam. Diba? Pag sinabi natin monolithic, ibig sabihin sabay silang binuhos. So such type of beam which constructed by molding a rectangular beam and a slab together. So it looks like a rectangular beam supporting slab. We have also the isolated T-beam which is meron ding nakalagay dito sa code, di ba? So may mga ano yan eh, may mga property din yung isolated beam. Pero yung construction ng isolated beam is such type in which the flange of the T-beam is not connected with the slabs. So in this type of beam, T-beam and slab didn't cast at the same time. So yun, no? Pero kadalasan is monolithic tayo, ha? Anyway, so ito yung makikita natin, provided na ito yung T-beam natin. Okay? So meron tayong slab, no? Pero yung gino-consider natin dyan is hindi yung buong slab. Yung part lang na which is subjected to uniform, no? Approximately uniform yung stress, no? So, in theory, yung actual na stress diagram niya, which is ito yun, di ba? So medyo parabolic siya, no? Medyo complicated siya kung yan yung gagamitin mo. Kaya yung ginagawa is sinisimplified siya. So ito yung mas simplified, di ba? Or uniform stress, no? So bali neo-uniform yung stress. So yung width daw ng uniform stress na yan, that is at BE. Okay? BE or BF. So yan yung BF nung yan yung flange nung T-beam natin. Okay? So, ito yung tinatawag na, yung ito, no? That is also called as the effective overhanging flange width, no? Beyond the face of the, so ito yung effective overhanging flange width. Ayun, no? Yung kagandahan kasi nito, is din natin kailangan kumpitin yan, no? Binigay na yan ng code, which is ito yan. Yan yung mga value niyan. So this is under 2015 INI CP code.
Okay. So ito yung binigay niya for non, so under section 406.3.2.1. So for non-prestressed T-beam supporting monolithic or composite slab, the effective plunge width yung BF, so ito yun, effective plunge width or the BF, shall include the beam width, web width, which is ito. And then plus an effective overhanging plunge width, no? Ito yan, overhanging plunge width in accordance with the table 406. Okay. 406.3.2.1. So, ito yun. Ito yung table na yun. Okay? Where, yung H daw dyan, yun yung slab, nung slab thickness, which is H dito sa figure ko. So, bali, ito is also 8 nung thickness. Okay? Hindi siya klaro. Wait lang. So, ito din is also 8 times the thickness. Okay ba? Bali, dito is 6 times the thickness. So, ganun, no? Yung H dyan is yun yung thickness. Huwag kayong malito, ha? And yung SW dyan, yan yung clear distance of the adjacent web. So, bali kung may web tayo dito, ito, ito, tsaka ito. So, ito yung sinasabi niyang SW. So, bali dito sa code is in-assume dito na same lang yung distance ng every web, no? Pero in this case, kung iba-iba, so kailangan mong i-ano yan, S1, tsaka S2, no? So, anyway, bali dito, dito sa figure, kung kukunin natin yan, no? Yung code pa rin ng INECP 2015 is also the same for ECI 318-14, no? So, yan, no? Same talaga yung pagka-state, eh. So, pero mas klaro lang dito, mas klaro. No? Take note dito sa R6.3.2.1, mas klaro, mas binigay niya yung tawag niyan, yung effective plunge na mas mag-govern, no? Or yung effective plunge width na mag-govern, no? In ECI 318-11, di ba? Yung sa 2001, ay INECP code. Sa the width of the slab affecting as a T-beam plunge was limited to 1/4 of the span, no? Bali, 1/4 nung span. Okay? Or L over 4. So, yun yung sa ECI, ito yung sa ECI 318-11. Ngayon, nag-iba. Ay, nag-iba. So, the code now allows 1/8 of the span on each side of the beam width. So, kung ito yung beam width natin, then ito yung plunge natin. Okay? So, ina-allow na daw sa atin na mag-add tayo dito ng L divided by 8 and L divided by 8, no? So, it allows 1/8 of the span. Okay? Yung L dyan is yan yung span ng beam. Okay ba? Yung let's say kung ito yung ano natin, Z-axis, ganyan. Then, dito na, lagay na, oops. Parang ganito, no? So, kung ito yung ano natin, ito na lang, no? Ito yan, no? Ito yung L. Okay? So, yan. I hope klaro yan, no? So, ibig sabihin, most commonly kasi dito sa tatlo, na? Yung sa tatlo na yan, yung nag-govern talaga is, minsan yung ito, no? Ito yung kadalasan nag-govern yung L N over 8. Okay? So, yun. Okay, klaro ba? I hope klaro yan, no? Kaya mas in-specify niya pa, no? Pero anyway, kailangan mong i-check yan, no? Baka ito yung nag-govern. Baka ito yung nag-govern. Mas maganda pag i-check mo na lang, no? Okay. Kung ito naman yung in-specify niya na table 6.3.2.1. Ito yun, no? Diba? Kita mo. Ito yung effective overhanging plunge width. Yun yung ito. Diba? So, same lang talaga. Same lang yung ano niya. So, pag spandrel beam, bali ganito yung itsura ng beam. Diba? Kung ito yung ano natin, bali under siya sa exterior na side. And pag ganito yung ano natin, T-beam talaga yung itsura. Pag ganito, no? So, ito naman yung magiging ano natin. Tawag niyan, yung effective overhanging plunge. Okay ba? So, I hope klaro yan. So, ibig sabihin, kung gusto mong kunin yung ano nito, di ba? Kung dito, kung balikan natin yung 2001, ha? So, bali, ito yung BF, no? So, ito yung BF na gustong ipaano sa atin, no? Kasi kailangan natin itong makuha, eh, no? So, ito naman yung sa, ano nyo, yung effective overhanging plunge. Okay? Yan. No? So, nagbigay siya dito, no?
For interior beams, which is ito yan, ito yung interior beams. So yung BF daw must be the smallest value of the span divided by 4 or the quarter of the span. Then BW plus 16 times the thickness, provided na yung thickness ng slab natin is ito, T. And then dito is meron tayong BW plus yung span, di ba? Dito na part, kung ito yung ito, ito yung S1. Remember clear span yan, binigay ng code. Di ba? Ito. Clear distance of the adjacent web. Okay? Ay, klaro yan. So, kaya yun yung S1. Then, dito is S2. Kaya, ganito po, ganito din dapat, no? Kailangan din nating i-evaluate. So, BW plus S1 divided by 2 plus S2 divided by 2. Okay ba? Sa 2015, medyo nagbago siya ng isa lang din, no? 2015. So, yung BF dyan, yan yun din, yan din yung BE, no? Yung pinakita ko dito. Ito din yun eh. BE, you know? So, ano lang daw, no? Smallest value, BF must be the smallest value of, okay, no? Number 1 is ito, no? LN divided by 8, or L pa rin yun, L divided by 8. So, same lang yung ano nila, no? Sa 2001, L lang yung gamit niya. Pagdating dito, LN. Actually, huwag kayong malito. Same lang yung ibig sabihin niya, no? Span length pa rin yan. Okay? And then, dito naman, sa BW... Wait lang. L divided by 8. This is the overhanging, no? So, ibig sabihin sa 2015 is... Kailangan pa nating mag-add. Di ba? Sa number 1, okay? Sinabi sa 2015... na dapat ito daw is less than or equal nung L divided by 8. So, ibig sabihin, kung gusto natin kunin yung BF dito sa ano, must be BW plus L divided by 8 plus L divided by 8, or that is BW plus L divided by 4, no? Parang nadagdagan lang ng plus BW. Okay? Muntik ako malita. So, yun, no? So, kasi effective overhanging planche. Ito yung sabi niya. Effective overhanging planch width. So, yan, no? Yan yung kaibahan, no? Sa 2015, wala siyang, meron siyang plus W, plus BW. Sa 2001, wala siyang BW. Then, the rest are equal. So, BW dapat lang daw. Ito yung sa condition 1. Sa condition 2, dapat yung overhanging planch width must be 8 times nung thickness. Okay? 8 times nung thickness. Or kung 80 to, di ba? Or 8 plus 80, so therefore this is BW plus 16 times the thickness. Okay, so 16 plus the thickness, so same lang, no? So same. Okay, dito is nag-add lang ng BW, no? Sa 2001, pagdating natin dito, yung BW lang daw is 1/2 nung span. So bali, considering yung dito na span, ito, so we have S1 divided by 2. Pag dito na span naman, di ba? Ito is, kailangan daw less than 2 nung S divided by 2. Okay? So, S divided by 2. So, ito yun. Ito yung mga S na yan. So, dito na side, meron tayong S1 divided by 2. And dito na side, meron tayong S2 divided by 2. So, I hope klaro yan. I hope klaro yan. Na? Okay ba? So, tanggalin ko na ito. Ay, Gemma. Wait. So, next is yung dito na part na makikita mo dito sa N. So, pareho lang lahat, no? Yung iba lang talaga is yung ito na part, no? Ito lang talaga yung nagbago sa ano. So, yung gusto nating kunin dito is anong value nito? So, ito yung BF or BE. Okay? So, yung BF daw dyan is the smallest value if I assume ito yung BW prime. So, bali, ito yung ano niya, no? Effective overhanging planch. Na dapat lang daw, this must be less than or equal nung... Okay? Wait lang. Parang hindi ata safe kung... Effective overhanging planch.
ganito na lang, no? Para mas di nakakalito. BF minus yung BW prime. Okay? Bali, ito yun. Ito yung BF minus BW prime. This must be less than or equal ng ito, no? L divided by 12. So, makikita mo yan dito. L divided by 12 pa rin, no? Beyond face of the web. Okay? So, yan. So, same lang, no? So, sa 2015 is the same. So, sa 2015 code, yung BF natin is also the smallest value of BW plus L divided by 12. Yung isa. Yung BF minus BW prime natin dito. This must be less than or equal ng ito, no? 6 times nung H, which is yun yung thickness, no? So, same lang, no? 6 times nung thickness. So, BW, bali yung BF natin is BW plus yung ito. Plus 6 times nung thickness. So, same lang siya. Same lang. Ganun din dito. So, bali dito yung BW prime plus BF minus yung BW prime. This must be less than or equal nung ito S. So, provided na ito yung S 1 natin. So, this must be S1 divided by 2. Okay ba? So, I hope klaro yan, no? For 2015 tsaka 2010. Okay, ulitin ko lang, no? Sa 2001 tsaka 2015, yung nagbago lang is yung ito. Sa 2001 is L over 4. Pagdating mo ng 2015, nag-add lang ng BW. Okay? So, yun lang nagbago. The rest is same. Okay? Okay ba? So, I hope may natutunan kayo sa T-beam. So, in the next na video is i-discuss natin yung analysis na, no? Kung paano mag-analyze ng T-beam. Ah, nga pala, no? Sa isolated beam, ito lang yung kailangan nating ma-meet na condition, no? So, dapat daw yung BF dito must be yung BW divided by 2 must be less than or equal nung HF, which is yan yung thickness nung slab, and tsaka yung BF na to must be less than nung 4 times nung BW. Okay? So, yan. Sige, so continue na lang tayo sa next na video. So, let's discuss with analysis na sa T-beams. Okay? So, sa 2001 tsaka 2015, yung pag-compute ng BF must be ganito, no? Then, yung naiba lang is ito. Tsaka ito. Yun lang, no? So, thank you and see you in the next video.